Hi guys, so today is a July, June 24. So ayan, nalilito na ako sa mga po. So ayun, mabuti at patuloy din sa wakas at may nangyari din na maganda, diba? Ngayong 24. Bakit pinipilit kong umalis kami ng 24? Kasi bihira lang naman kami magkita. Yun nga, sabi ko nga, diba? Bihira kami magkita. Nakaraang buwan, nag-celebrate kami maaga. Tapos, yung mga nakaraan, saktong araw, bihira lang kami mag-celebrate ng Mazarin na tumapat mismo ng 24. The rest, celebration namin 17, mga ganyan, 18, basta kung saan matatapat yung Sunday, diba? Kasi minsan yung 24 may pasok, sabihin na natin Webes yun, magbibilang ka pa atras, 24, 23, 22, 21, 20 kami magsiselebrate, o kaya 19, mga ganun. So yun, pero kung meron siyang duty ng Sunday, mas ipapaaga pa. Yung mga ganun guys. So nangyayari yun. Ngayon siya hindi nangyari kasi, yun nga, kaya ako busit na hapon dahil pinangakuan mo, uy, eto na yung plano natin, eto yung life up ng mangyayari ngayong araw. Kaso hindi nangyari. Ako guys, to be honest, sabihin nyo na bad attitude yun. Yun yung bad side ko. Na kapag pinangakuan ko, pinangahawakan ko. Kasi, yun nga eh, bihira ka na umalis, bihira mo na makasama. Diba? Gusto ko sana yung attention. Sa akin naman, wala na akong kaagaw. Tapos matatapat pa man, sabi mo kayo bukasan. So expected ko, after nga nung pinuntahan namin, alis kami, magliliwaliw kami. Alam niyo yun. Kaso, bigla nagkaroon ng twist. At ang bilis talaga uminit ng ulo ko. Kasi nga, pinangakuan mo, uy, sumusunod ako doon sa napag-usapan. Kasi, yun yung ugali ko na alam ko na hindi ko mapabago. Yung pagpinangakuan ko at hinintay ko, talaga maghihintay ako na mangyari yun. At kapag sinabi mo yung araw, oras, eksaktong yun na yung plano at hindi nangyari yun, doon, diba, alam nyo eh, lumuluwag yung tornillo ko, guys. Kahit sino maiinis. Naghanda ka, umasa ka, ang ending na nga. Ang pinili iba, hindi ikaw. Alam nyo yun, mixed emotion siya. So yung jowa ko kasi. Na, kahit hindi niya sabihin, sabihan siyang under. Hindi naman siguro. At hindi naman sa ina-under siya. Kasi napag-usapan yun eh. Plano yun. So yun. Ngayon, ngayong araw guys, natuloy din sa wakas ang alis namin. Kumain kami sa inasal. Yun ang celebration namin. Nag-uwi kami ng kopya. Siya gumastos na. Pinilan ko siya sandals. Regalo ko niya sa kanya. Kasi, alam ko siya na kapag may pera siya, bibilan niya ako sige. Never yan nagpabili sa akin. Kaya ako, pag alam ko, kaya kong ibigay. Kahit huwag ka na magsalita, bibigay ko. Never siya nagsabi ng regalo.
tapos inuunahan ko na siya. Kaya ako, pilit ng pilit na umalis kami, pumunta kami ng room para mag-canvas ng phone. Para yung phone na yun, meron siyang magamit. Dahil yung cellphone niya, nakailang palit na yan ng battery. Talagang kailangan ng palitan. Gusto ko bumili ng dalawang phone. Akin at kanya. Dami ko pera. Siyempre yung isipin. Siyempre hindi. Matagal ko na itong iniipon at tinignan ko sa bangko ko. Konti na lang yung kailangan ko ipagtan. Kung siya, binigyan niya ako ng phone na worth 15K or 20K ang presyo. Ako hindi ko kaya yun. 15K ang presyo na kayo pa ko. Oo. Pero paano yung interest na binayaran niya? Yun yung hindi niya sa akin pinakita. Ako, gusto ko ibalik yun sa kanya. Gusto ko sana na yun yung iregalo ko sa kanya. Pero hindi ko pa kaya. Kasi kailangan ko pa. Konti na lang, guys. So, hindi man worth nakapareho ng kanya yung ibibigay ko. At least, meron siyang magagamit. Touchscreen, may camera, may scanner, malinaw ang camera at magagamit. Yun yung kaya ko ibigay. Bakit? Kasi cash. Ayoko ng utang. So yun. Kaya gusto ko umalis. Pinipilit kong umalis kasi alam ko sunod na buwan. Nahihirapan na naman akong makasama siya. Diba? Tapos pupunta naman ako sa kanya kapag naka-duty siya. Isipin sinusundo. Under, ayoko naman ng ganun. Na nakikipagdiruan din siya doon sa mga yun. Na alam ko naman na pinaka-ayoko part doon is yung sasabihan siya na ina-under siya. Kaya tuloy siya. Kapag kami sinasabi ako, pumapalag siya. Mas sinusunod niya yung mga kasama niya. At ako yung hindi niya pinipilin. Alam ko yun kung bakit. Bakit puro yung poti na lang? Puro sila na lang. Yun yung nagiging cause ng pag-aaway namin. Sa ilang taon na magkasama kami, bote lang, ang pinatatalunan namin, okay na ako dun. Kasi wala namang relasyon na hindi nag-aaway. Pero kanina, yung sinabi niya sa akin, lagi na lang mag-galit sa kanya. Nag-iwalay na lang kami. Kinabahan ako din. Kasi kahilang sa puti, mag-iwalay tayo. Tagal ko na iniisip yun. Bakit? Mas pinipili ko yun. Alam ko na meron dyan sa mga nakakasama niya. Kasi nasabihan siya kanina. Madali naman ako kausap. Sabihan ko lang ako, malayo pa lang, gantong araw, iinom ako, gantong araw, iinom kami. Okay lang yun. Pero yung gagawaan yung sarili mo, kung kaso iinom ka lang, papakala mo ba? Diba? Mali yun. Ako, guys, to be honest, pressure ako. Kasi hindi ko alam. Mabibigay pa sa akin po. Kasi nabihan ako ng doktor. Hanggang 35 years old lang ako pwede panganap. Lalo na may sakit ako sa puso. Kailangan kong pinayat. Risky. Pregnancy ko. Doon ako natatakot. Tapos, this year, magti-33 na ako. Tapos, siya, makakasama ko lang sa beses isang linggo. Ang hirap.
kanila. Nakihiwalay ka ano. Kinabahan ako. Yun lang yung ganyan gusto ko. Nakapag oras ko, akin ka lang. Diba? Talagang iniraos ko to. Magkasama kami ngayon na 24. Bakit kasi naman yung mag-celebrate ang ibang lugar, may ibang araw. Pwede naman yung ibang ngayon. Anyway, pwede pa yung ibang ngayon. Kasi hindi mo na nga maitapat sa sakong araw. Ang sunod na celebration namin, July. Hindi na namin nabuo yung monthly na may picture kami at may selfie para makita namin yung difference namin noong nag-uumpisa kami at ngayon. Noon na payat-payat pa ako na ngayon na mababa na ako. Wala ako noon. Ah, meron lang ako ito. Yung nabibito na picture namin. Unang-unang picture namin yan. Tapos yung nasa folder. Wala na. Nagkakaroon lang kami ng picture na maayos. Isang lang. Isang beses lang sa isang taon. Na hindi kami yung nag-selfie. At talagang kumagastos pa ako ng photographer para mag-picture sa amin. Bakit? Dati ako nagtrabaho sa ganyan, sa mga photo, mga photographer kasama ko. Mas tinitreasure ko kasi memories, yung pictures, yung pwede nga mag-video, hindi yung mga na ginagawa namin noon, dito kami magsimula, ito yung ginagawa namin sa ganito, ganito ang babang masaya na ako, diba? Yung dati nga tapos ng trabaho nakakapuntok pa siya dito, tapos pag wala siya pasok ninyo, nandito siya alis kami Sabado, nandito siya ulit, minsan nandito niya sa office, susunduin niya ako, atay niya ako. Hanggang sa nagtatagal kami, nawawala na. So na, namimiss ko yun. Pero ang dating kasi sa kanya, parang nasasakal ko siya. Nakakala niya yung orasan ko siya. Pero hindi niya alam. Namimiss ko yung dati. Okay lang na hindi tumapat na 24, minsan nga na-advance eh. Pwede pa naman yan na-celebrate ng date. Sa buong month, mahirap pang itinday yun. Sa buong month, may duty siya. Pwede ka naman pumunta dun eh. Isa na ilang na lang din ako pumunta eh. Kasi ganyan, kakadyawan siya. Ang hirap yun. Punta ka doon sa sitwasyon na yung mga kasama mo alas ka doon. Sige, sabihin mo na alas ka doon. Tapos pag tinawag naman siya dito sa kapila, alam ko na yung mga yun, may issue yan. Napupunta yan sa mga bar na nagtitable yan ng mga babae. Malaki tiwala ko sa jowa ko, pero sa mga kasama niya na sumasama sa bar, doon wala akong tiwala. So yun, kasi alam ko siya eh, pag nalasing yun, tulog yun. Yun lang. Tapos siya sasama ko saan saan. Alam ko hindi yung sasama yan sa mga bye-bye lang ko. Pero ayoko lang pupunta pa sila sa mga bar, magte-table. Diba? Na alam ko na hindi naman niya gagawin. Pero, yung mga nasa paligid niya, yun. Yan, mga magsusulsul yan. Tapos, nagkwento pa siya sa akin kanina.
nagagalit sa yourself, nagagalit sa sister pa, kahit bakit daw hindi ka sumasama doon sa mga babae sa taas, binabantayan mo daw ako. Hindi mo kita binabantayan eh. Bago dumating si Sir Jan, aalis na tayo niyo. Sabi mo tatapusin lang na, tatapusin niyo lang yung isang pote. Hanggang sa nagdalawa, tatlo, apat, nagsunod-sunod na dumami kayo. Tapos yung iba na kauwi na nga, yung iba na may kasamang asawa na nagpaalam na, uminom din, pero nung paalam na, pwede naman yung gawin yun eh, pero siya hindi. Tatapusin niya yung inom hanggat maubos yung mga nagigaan, tapusin niya yan. Tapos sabi ni Sir, bakit daw ako hindi umakit sa taas at doon yung mga babae? Una, kung kadikit ko yung nasa taas, sana, ako ang kinuwang ninang, hindi siya. Kaso nga lang, sa office, ang kinuwang ninang, yun, yung mga yun. Yung mga nakasama niya, na mas nauna sa akin. Pero hindi niya alam, na pag wala siya, siya ang pinupulutan yun. Itong lalaki, yung asawa, ang pumili na maging ninong siya. Sa side ng babae, yung babae ang pumili kung sino yung magiging ninang. Kung sino lang ba rin ang doon. So yun. At syempre ako, wala ako doon. Wala ako, hindi ako ipitahan, hindi ako sinabiya na pumunta dito. Kung hindi ko pa nakita yung invitation, bakit may invitation ka agad kung araw aalis tayo? Eh, hindi ko alam eh, kasi biglaan lang to. Planado na yon, kasi pagdating pa lang ng Webes, sasabi na ako, sa tiling ko, may duty ako. Sunod na linggo, titignan ko. Yun, malayo pa lang ang patanong na ako, nangihingi na ako ng attention. Tapos ngayon, ayan, sige, tuloy tayo. Tayo binyag, pagkatapos doon sa kainan, inom lang siya konti, alis na kami. Wala na, hindi na natuloy. So, ngayong araw natuloy siya. Diyan lang, kumain kami sa harob. Siyempre, inasal. Yan, mansarikip ko sa kanya yung sandal siya si kanina, nadulas na daw siya. Nadulas yung suot ng chinelas. Tapos, sabi ko nga sa isip ko, kahit bumaha pa ngayon, tutuloy natin to. So yun, tapos yun, nagsasabi siya sa akin na natong araw, punta tayo bago, natong araw, punta tayo doon, babawi siya sa akin. So yun, siguro na-realize niya na attention niya ngayon kailangan dito siya, yung oras niya, presensya niya. So, ganun, celebrate lang ng araw ngayon. Pagdito na ako din yun. Kahit kami sa labas, ako na kami rin sa loob ng bahay. Okay ako dun. Ganun lang kapabaw. Ganun lang yung gusto ko. Gusto ko lang umalis. Bakit? Siyempre, maiba naman. Lagi opisina, bahay lang nakikita ko kapag wala siya. Tapos lagi lang ako tulog dito. Bumabas ka naman. Ano gagawin ko sa labas? Kung lalabas ako, ikaw na lang kasama ko. Sa opisina, wala naman akong kadikiti. Yung mga kaedad ko, hindi ko naman kadikiti. Kasi nakikita ko kung paano nila pag-usapan yung isa't isa. Nakikita ko na kapag meron nakatalikod na isa, yun naman yung pagpapiesta nila. Alam niyo yun? So, yung mga babae nandun sa taas, sige, oo, katrabaho namin yun. Pero hindi ko yun kadikit. Alam niyo yun? Tapos, nandoon sila sa taas, umiinom. Eh, hindi naman din ako umiinom. Nandoon ako sa mga lalaki. Kaya ako nandoon. Kasi alam ko, hindi naman na din nila ako pipilitin para uminom. Kung ako tatanungin,
mas okay pa sa akin na lalaki ang kasama ko, lalaki ang kausap ko. Kasi alam ko sila, hindi naman nila ako kaibigan. Yun yung sinasabi ko sa sarili ko. Pero ngayon dito sa office na ginagalawan ko, ultimo lalaki yung kitero. May ma-down lang talaga na tao. Lahat ng toxic na doon. So yun. Kaya si sir, na-judge na niya ako kagad na bakit daw ito jowa ko pinabantayan o bakit ito jowa ko pinagbabawalan ko. Hindi ko siya pinagbabawalan. Una, bago siya dumating, may pupuntahan kami. Yun yun. Kung pinagbabawalan ko man siya, yun ay dahil sunod-sunod na yung pag-inom niya. Sunod-sunod na yung araw na pag-inom niya. Pero kung tinuloy niya yung usapan namin isang beses na sa isang linggo, kahit walang okasyon, tapos may okasyon, talagang literal na may okasyon, okay yun eh, wala naman kami pagtatalunan dun eh. Pati yung kapag kalimbawa nakatarget siya, magbibigay siya dun sa mga kasama niya, kasi siya ay alam ko, hindi siya madalo. So yung iba, syempre, ayaw tanggapin yung pera, ang gagawin na lang ay pang-iinom. Inom. Alam ko yun. Nasanay ako na lagi ko siyang kausap. Kung hindi ko man siya kasama ngayon, isang buong linggo, kausap ko siya. Pagkatapos ng opisina, pagka-out niya, doon ko lang siya nakakausap. Pero isang buong oras na nasa opisina kami, hindi kami nag-uusap. Laging trabaho kami, nakafocus. So, sa gabi ko lang siya lagi nakakausap. So, paano pa yung gusto mo siya makasama? Yun yun eh. Tapos, kakausapin mo sa cellphone, mag-video call kayo. Makikita mo may hawak na bote. Inom lang kami sa balik. Babalikan kita. Alas 9, alas 10 umaagot, alas 11. Kwentuhan nila. Kami rin naman dati nagsimula rin kami sa ganun kwentuhan. Pabawas na ng pabawas yung oras sa akin. Na yun yung gusto kong iparating. Na nagkakaroon na ng difference. Yung unang, diba? Yung una, na nakilala ko siya hanggang sa nagtatagal na kami. Nawawala na yung dati. Na sana nandoon pa din. Na sana ito pa din. So yun. Kaya, alam ko dati, sinabi ko na sa akin, bakit ang dali sa'yo? Iwan ang oh. Bakit ang dali sa'yo makapag-ibulay? Ang sabi niya, hindi ko naman gusto makapag-ibulay. Ang sabi ko lang yun kasi nakagalit ka na. Bad side ko. Yun yung nakikita ko eh. Kapag pinakakuan mo, kailangan gawin mo. Kasi ako, nakakuha ko sa kanya. Wala akong ibang i-entertain na tao dito sa Facebook. Wala akong iba na i-add dito. Hindi ko kilala. Mas i-check niya yung mga messages ko. Wala kahit na sino kung tinetext siya lang. Siya lang din ang kapitin ko ito. Yung mga customer, alam niya rin yung number na binibigay ko dun. Yung number na meron ako, kung may bagong number, alam niya. May number ako na si mama at siya lang may alam. Pati number ko sa office, siya lang at yung customer ang may alam. Lahat ng sa akin na alam niya. Ganun ako ka-open kasi gusto ko magaan lang. Wala kami pag-aawayan. So, meron nini, nakalusot, bote. Kaya sabi sa akin ni mama, normal yun kasi, binyag eh, hindi rin. Paalis lang kami. Tapos, pagka nandun doon, ayoko lang doon. Yung parang pinapaya mo. Uwi ka na. Bakit mo papauwiin? Magkasabay tayo pumunta rito. Ayun ako, nabwisit. Tapos ako, alam ko sa sarili ko na lumalaban ako. Kapag nabwisit ako, lumalaban ako.
ayoko nung ginaganon ako. Ay, kaya po sabi niya sa kanya, bumalik ka na dun. Bumalik, inaiwan ako. Doon ako nainis. Tapos yun, napakwento siya, gagalit sa isi sir kasi ganito. Bakit hindi ka daw dun bumalik sa taas? Ayoko makit sa taas kasi lahat naman sila dun, pinaplastic lang din nila yung pabinyag eh. Yung nanay ng bata. Dahil sa opisina, hindi naman din niya yung mga close. So yun, ayoko lang dabagdag doon. Marunong ako makisama, oo. Sorry, nadidinig ko, hindi ko sinasabi. Pero once na puno ako, wawarningan ko yung tao na yun na mag-ingat ka, pinupulutan ka nito. Sabihin ko yun. Pero kahit hindi ko naman nagsasabihin, lahat ng tao doon sa opisina, alam nila yan, na lahat ng mga tao doon, puro sol-sol, puro kakatakpa mo pa. Ayun, paano ka didikit doon kung sila din mismo nagsisiraan, nagpa-plastikan? Ayoko nun, ayoko nang ganun. Kaya kapag umaalis, kung kasama ang mga trabaho, mas okay ako na kasama ko jowa ko. Nasa kanya ako nakadikit. Kasi kapati ako, na okay ako, na safe ako dito. Compare dun, pag sumama ako dun sa mga babae, baka ko anong gawin, kung ano yung plano nyo. Alam nyo yun. Alam ko, kasi sa outing pa lang ganun na may mga plano na, o sa ganito, pag samain natin sila, o sa ganito, ganito gawin natin sa kanila. So, gusto nila mayari pag samain kami para may mangyari. Pero, given naman yun na hindi namin yung gagawin, kasi kapag nangyari yun, parang binigyan na namin sila ng chance na tuksuhin kami, diba? Pag-usapan kami, gawan kami ng istorya. So, kahit nagkasama kami sa kwarto nung outing, wala. Walang nangyari dahil alam namin na gano'n ang gagawin sa amin. Kumbaga parang mas pinaburang pa namin yung gusto na lang mangyari. Tapos pagdating sa opisina, pag-uusapan pa. Ganun. Ganun yung mga tao dun. Kaya yung pito, inayaan namin yung bukas. So yun. So ito yung celebration ng Lansari. So ilan taon na kami? 2 years. April, May, June. April, May, June. 2 years and 2 months. 2 years and 2 months. Diba? 2 years pa lang yun, guys. So ako'y natatakot ko doon yung 6 years. Baka nagsawa siya sa akin. Sana yun. Maratrap lang yung punganga ko. Dahil kung paano mo ko itrato, ganun din yung lalabas sa bibig ko. Kung gano'ng katabil yung bunganga mo, binabalik ko. Pero kung kami lang kasi dalawa at walang mga sulisol, walang mga abang, matino kami, maayos kami. So yun. So yun lang guys. Yun lang ang ganap ngayong araw. Nag-a-update lang ako dito sa vlog ko para meron akong babalikan. Ito yung transparent na buhay ko ngayon compare nung dati na nasa studio ako. Ito na yung story ko ngayon guys. Kung yung dati single lang eh, no? More on work. Ngayon, ito yung buhay ko. Diba? Na may jowa na to. Na may jowa na tayo, beshi. Na meron na kayo jowang nakikita. Hindi tulad dati na may kausap lang ako sa telepono na hindi ninyo makita dito sa vlog. So, ngayon, eto. Yung content na gusto kong gawin, nakasama siya, hindi namin magawa. Diba? So, ganun kahirap hanapan ng oras at araw para makasama ko siya full day. So, ngayong araw nga, hindi ko siya full day kasama. Diba? So, yun lang guys, sabihan nyo na naman masyado ako makapricho. Pero kasi yun lang talaga yung kaligayahin ko. Yun to pa rin yung pangako niyo. Yun lang. Saya na ako. Tsaka, hindi kami yung
katulad ng iba na Mandy may bulaklak. Labo eh. Walang ganun sa amin. Basta kain na kami sa labas, iikot, yung mga lugar na gusto kong puntahan noon. Picture-picture lang yun. Kahit wala kami kinainan dyan, basta mapicturean lang yung lugar na yun. Okay na ako doon. Tapos ang bagsak namin food court. Yan. Jollibee, McDo, Inasal. Yan ang mga kinakainan namin. Tapos ikot kami kung saan-saan, kung saan-saan lugar. Yun ang kaligayahan ko guys. Ang umalis. Ang mag-picture-picture kung saan-saan. Puntahan yung mga lugar na gusto kong puntahan noon na ngayon nagagawa ko na. So yun lang guys. Sana kahit paano meron sa inyo na nakaka-intindi sa akin. Alam ko na lahat kayo nakaka-experience na yung jowa nyo noon, sobrang effort ngayon. Ngayon, hindi na nawawala. So ito na yun guys. Na-experience ko siya. Kasi mas gusto ko yung dating effort kong effort day. May chocolate pa ako ngayon. Nalaman niya sa akin na ako yung chocolate. Wala na ako chocolate. Dati sa kater na chocolate ko ngayon wala na. So yun. Kasi yun lang alam ko sa kanya. Nagpepera yun. Bibilan niya ako ng gusto ko. Alam ko yun. So pag ako ang meron, gusto ko siyang bilhan. Puro siya ayaw. So dahil ayaw mo, ako na lang bibili. Pero syempre, kaya ako siya gusto ko isama. Para tama yung size ng ibibigay ko sa kanya. So yun lang guys, ganun lang kasimple yung celebration na iniiyak ko. Diba? Ganun lang kasimple, masaya na ako. Diba? Tapos mas lalo akong masaya, syempre. Kung ako'y lagi inuuna. So yun lang. Sana ma-survive namin ito. Sana ba sumaba pa relasyon namin. Talagang hagul-gul ako kanina. Ang mga aking pag-iwalay ka. Arong mansari ko. Mansari natin. E pinaligat ko siya. Ano ganun na lang yun? Lang ako. Topak na tayo siya. So yun, sabi nga ng iba, bagay nga kayo para kay Bertolio. So yun lang. Yun lang yung kaligayahan ko. Pero sana, dumating yung time na magsawa naman na din siya dun sa mga kasama niya. Na ako niya yung lagi niya unahin. Pwede pa naman din naman kayo. Okay. Yan, may okasyon. Pero sabi niya, nila hindi nga daw nagbabago yun. Kasi naituro na sa kanya. So yun lang guys, ang babaw ko. Ang babaw. Pero kasi para sa akin, ito lang talaga yung iniiyak ko dito. Celebrate natin yung mansari natin na matiwasay. Hindi tayo nag-aaway. So, wala naman kami pagtatalunan na kahit na ano yun lang. Oras. Bote. So, yun. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na baka pagkasama ko siya na nasa isang lugar yung kami. Kung sakit pa rin yung buong oras niya. Ang hirap kung pareho kayo nagtatrabaho. Pero kailangan nyo naman kumayod. Alam nyo yun. So yun lang. Na-celebrate namin yung mansari namin ng ganito. Bye guys.